paano ba makapapasok sa kaharian ng langit? Ang sabi po sa John chapter 14 verse 6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang sino mang makakarating sa Ama kundi sa aking pamamagitan. Dito po sa ating salin ang sabi, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay hindi makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang daan, ang buhay, ang katotohanan ay tanging si Jesus. At ang kanyang kamatayan at ang kanyang dugo lamang ang tanging humugas sa ating mga kasalanan. Ang pagkawala doon sa nawalang tupa ay pagkawala sa pag-aakala na ang daan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ito ay pagkawala na nangangahulugan na hindi mo na nakikita ang pagtataguyod sa relihiyon na katulad ng isang Hudyo o ng isang Pariseo. At ang pagsisisi sa isang banda ay pagpapalit ng isip patungo sa tunay na paraan ng Diyos, walang iba kundi ang pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoong Jesus, sa kanyang kamatayan, sa kanyang dugo at sa kanyang tinapos na gawa doon sa krus. Maring sabihin natin, ano pa ba ang kailangan kong malaman tungkol dito? Eh matagal ko na namang alam na si Jesus ang daan ng kaligtasan. Maaring alam natin yon, ngunit maaari din na ang higit pa nating dapat maunawaan at sana ay matiyak ay kung totoo ngang si Jesus ang itinuturing nating daan at kinikilalang tanging daan, tanging Panginoon at tanging daan ng kaligtasan. Ang Panginoong Jesus, hindi po siya isa sa mga daan at ang daan po ng kaligtasan ay hindi si Jesus at o ang daan ng kaligtasan ay hindi ang pananampalataya sa Panginoong Jesus at anumang karugtong pa na ibang gagawain, kundi tanging si Jesus lamang. Ngayon naman ay puntahan po natin ang isa pang talinhaga sa Lucas 15. Ito po yung talinhaga ng nawalang pilak. Lucas 15:8. O aling babae na may 10 putol na pilak, na kung mawalan siya ng isang putol ay hindi baga magpapaningas ng isang ilawan at wawalisin ang bahay at hahanaping masikap hanggang sa ito'y masumpungan niya. Verse 9, at pag nasumpungan niya, ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na sinasabi, makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang isang putol na nawala sa akin. And verse 10, gayon din sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Mga kapatid, ngayon po ay araw ng pagdiriwang ng mga ina. This is a Mother's Day. At napakaganda po na mapag-usapan natin ngayon ang talinhaga na ito na tungkol sa isang babae na nawala ng isang napakahalagang bagay para sa kanya, ngunit sinikap niya itong matagpo ang pangmuli. Ang nawala na sinabi sa talinhaga ay isang putol na pilak na masasabing itinuturing na mahalagang salapi ng panahong yaon. Masasabing may katamtamang halaga ito sapagkat ang putol ng kanilang salapi noon ay karaniwang katumbas ng humigit kumulang isang maghapong trabaho o bayad sa isang maghapong trabaho na isang manggagawa. Maaaring may mga barya pa na pwedeng pag-usao, mayroon pang mga barya bukod sa mga putol ng pilak na ito, ngunit may tuturing natin na ito ay makabuluhang halaga o siguro nung panahon na yon ay bawat putol ng pilak ay mahalaga ang presyo, may malaking halaga at magandang itabi o isoksok para sa mga pangkinabukasang pangangailangan. Siguro kung ikukumpara natin sa atin ngayon, siguro ito ay sabi natin 100 piso o kaya 1,000 piso. O kaya kung sa US, $100 o kung sa Japanese naman, yun ay 10,000 yen. Ang mga babae, sino man sa kanila, sa lahat ng panahon,
Katulad ng babaeng nasa talinhaga, at katulad ng lahat ng babae na nagdiriwang ng araw na ito, ay halos lubos na napapahalagahan batay sa kanilang pagiging mahusay na tagapag-asikaso ng tahanan at pagiging masinop sa kabuhayan. Katulad na rin ng babae na nasa talinhaga, katulad ng mabuting babae, at katulad rin ng huwarang asawa na makikita rin natin sa Kawikaan 31. Sa Kawikaan 31 ay pumili po tayo ng mga talata upang bigyan natin ng parangal ang mga ina at ang mga kababaihan sa araw na ito. Amen. Sabi po ng verse 12, kung ikaw ay babae o ikaw ay ina, pakinggan mo po ang sinabi ng verse 12, pinaglilingkuran niya ang asawa habang siya ay nabubuhay, pawang kabutihan ang ginagawa at hindi kasamaan. Verse 13, wala siyang tigil sa paggawa, hindi halos nagpapahinga, humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. 15, bago pa sumikat ang araw ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan. Verse 18, sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa, hanggang hating gabi makikitang nagtitiyaga. Verse 20, matulungin siya sa mahihirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Verse 25, marangal at kapitapitagan ang kanyang kaanyuan, at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. 26, ang salita niya ay puspos ng kaalaman, at ang turo niya ay pawang katapatan. 27, sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. 28, iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. And verse 29, ito po ay para sa iyo. Maraming babae ang mabuting asawa, ngunit sa kanila ay nakahihigit ka. Verse 30, magdaraya ang pangakit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot kay Yahweh ay pupurihin ng bala na. And verse 31, ibuntong sa kanya ang lahat ng parangal, karapat dapat siya sa papuri ng bayan. Salamat po sa Panginoon. Gaya ng babae na sa talinhaga na hindi nagpabaya, no? Hindi po yata pinabayaan tuluyang mawala yung putol ng pilak, masasabi po natin na siya ay pumapasok din o siya kasama din doon sa may mga katangian na ating binasa sa Aklat ng Kawikaan. Siya ay nagsisinop ng kanyang tahanan at siya ay merong pagsisikap na itaguyod ang kanyang kabuhayan. At ito po ay nagpapahiwatig at nagpapakita ng tunay na tibukin ng puso ng ating Panginoong Diyos. At pwede rin po natin ituring na yung talinhaga na ito ay nangungusap tungkol sa iglesia sapagkat ang binanggit ay babae na humahanap sa makasalanan. Sapagkat ang alam na po natin na ang iglesia ay the bride of Christ. Pag naman po sinabing iglesia, ito po ay kalipunan ng mga mananampalatayang Hudyo at mananampalatayang Hentil. Kaya pwede po rin natin tanawin sa ganitong pamamaraan. Malinaw po na ang mga makasalanan na binabanggit doon sa nawalang pilak o inilarawan ng nawalang pilak, gayon din po yung doon sa nakaraang talinhaga na nawalang tupa, ito pong mga makasalanan na binabanggit dito ay hindi po binanggit doon sa talinhaga na humihingi ng tawad. Ang sabi po doon sa talinhaga, sila'y makasalanang nagsisisi. Sila po'y nagsisisi, hindi po sila humihingi ng tawad. Dalawa po sa hindi pinaka na uunawa ang kataga sa loob ng simbahan o ng mga tao sa panahon ngayon ay yung tinatawag na makasalanan at saka matuwid. Doon po sa talinhaga ng nawalang tupa ay matingkad na ipinakita ang magkataliwas ng mga salitang ito. Una, yung pong matuwid
na hindi na nagkakailangang magsisi, at ang pangalawa, yung makasalanang nagsisisi. So binanggit doon yung matuwid, hindi na kailangan magsisi, at yung pong makasalanang nagsisisi. Iniisip po kasi ng tao na ang pagiging makasalanan ay siya ang gumagawa sa sarili niya. At iniisip din ng tao na para ka maging matuwid, ikaw din ang gagawa sa sarili mo. Doon po sa Romans chapter 5 verse 19, mababasa po natin ang ganito. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging matuwid. Kung uunawain po natin ang talatang ito sa pamamagitan ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, ay maiintindihan po natin na ang pagiging makasalanan ay isang katatayo ang kinalalagyan ng tao, hindi dahil sa individual niyang gawa o personal niyang pagkakasala. Ulitin po natin yung verse 19, bandang itaas na talata. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Sinasabi po dito na ang pagiging makasalanan ng marami ay hindi dahil sa kanilang personal na kasalanan, kundi dahil sa kasalanan ng isang tao. At doon po sa letter B, sa bandang ibabang talata ng verse 19 ng chapter 5 ng Romans, gayon din, sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Kung paano ang pagiging makasalanan ay hindi bunga ng personal na kasalanan ng bawat tao, kundi ng isang tao lamang, ang sabi po rito, sa pamamagitan naman ng pagtalima ng isang tao rin, ay marami naman ang magiging mga matuwid. Ang tinutukoy po na sumuway, kanya ang mga tao ay naging makasalanan, ay wala iba kundi si Adan. Ang unang Adan, ang unang tao. At ang tinutukoy na tumalima, kanya naman marami ang magiging matuwid, ay wala iba kundi ang Panginoong Jesus, ang huling Adan, ang ikalawang tao. Si Adan, ang unang tao, ang Panginoong Jesus, ang huling Adan, ang ikalawang tao. Ang unang Adan at ang unang tao, si Adan, ay nagkasala. At dahil siya ang primero, pinuno at pinagmulan ng lahat ng tao, lahat ng taong ipinanganak sa ilalim niya ay naging makasalanan. Ang katatayuan niyang espiritual ay minamana ng lahat ng taong ipinapanganak sa kanya. Ang lahat ng taong ipinanganak sa ilalim niya ay nagiging makasalanan. Ang katatayuan niyang espiritual ay nagiging ganun din ang lahat ng taong ipinanganak sa kanya. Lahat ng ipinanganak sa ilalim ni Adan ay tinatawag ng Biblia na kay Adan. At ang lahat ng kay Adan ay nagiging makasalanan. Ang tao ay makasalanan, hindi dahil nakagawa siya ng kasalanan, kundi dahil namatay siya sa espiritu katulad ni Adan at napahiwalay sa buhay ng Diyos.